Magandang araw mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment, isang tanong, isang sagot, Biblia ang kasagutan. Ito po ay pagsagot sa mga frequently asked question, brethren in Christ. At ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan, ano ang inilalarawan ng tinig na gaya ng lagaslas ng tubig sa Apokalipsis? Let me repeat. Ano ang inilalarawan ng tinig na gaya ng lagaslas ng tubig sa Apokalipsis? Brethren in Christ, atin po itong mababasa sa Revelation 1:15, Tagalog ang Biblia, at ang kaniyang mga paa ay katulad ng tansong binuli na gaya ng dinalisay na isang luto ang sa isang luto ang bakal, at ang kaniyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. And in Amplified Version, Revelation 1:15, his feet glowed like burnished bright bronze as it is refined in a furnace, and his voice was like the sound of many waters. So dito mga kapatid, ang narinig po na tinig, mga kapatid ni Apostle John, ay tinig na gaya ng lagaslas ng maraming tubig. Parang lagaslas ng false brethren in Christ. And what does it mean, mga kapatid? But before anything else, let us look first the brief meaning of it. Voice as the sound of many waters means overwhelming power and majesty. Let me emphasize. Voice as the sound of many waters, overwhelming power and majesty. So ito po ay mga kapatid, sumisimbolo ng nakamamangha, nakagigilalas na kapangyarihan ng ating Panginoon sa kalangitan. At itong mga kapatid, tinig na parang lagaslas ng maraming tubig, ito rin po ang narinig ni Apostle John ng mga tinig ng mga anghel na may mga hawak na mga panugtog sa kanilang mga kamay. At ito ang ating mababasa sa Revelation 14:2, Tagalog ang Biblia. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog, at ang tinig na aking narinig ay gaya sa mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. So here, brethren in Christ, nakita po mga kapatid na inahalintulad ang tinig na ito sa tinig ng mga anghel na mga may hawak na alpa sa kalangitan. And also here in Revelation 19:1, Tagalog ang Biblia, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit na nagsasabi, Aleluya, kaligtasan at kaluwalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. So, same thing, brethren in Christ, na ang narinig niyang tinig ay gaya rin ng tinig ng makapal na karamihan. And also here, brethren in Christ, in Revelation 19:6, Tagalog ang Biblia, at narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan, at gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong na malalakas na kulog na nagsasabi, Aleluya, sapagkat naghari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So again, brethren in Christ, ay katulad ang tinig ng ating Panginoon, mga kapatid, ng lagaslas ng maraming tubig, at ito ay inahalintulad ni Apostle John sa tinig ng karamihan, which refers sa mga angel, brethren in Christ, na umaawit, tumutugtog sa ating Panginoon. Itong tinig, mga kapatid, na gaya ng lagaslas ng tubig, ito rin po ay narinig, mga kapatid, ni Prophet Daniel, at ito ang ating mababasa sa Daniel 10:6, Tagalog ang Biblia, ang kanyang katawan naman ay gaya ng berilo at ang kanyang mukha ay gaya ng anyo ng kidlat
at ang kanyang mga mata ay gaya ng mga liwanag ng apoy, at ang kanyang mga kamay at kanyang mga paa ay gaya ng kulay na pinakintab na tanso, at ang tinig ng kanyang mga salita ay gaya ng tinig ng isang karamihan. Let me emphasize, at ang tinig ng kanyang mga salita ay gaya ng tinig ng isang karamihan. So, if we can imagine it, brethren in Christ, or if we can picture it out, makikita po natin na talagang ito ay sabihin natin naglalarawan ng kamangha-mangha, kagilagilalas na kapangyarihan ng ating Panginoon. At ito rin po ay nakita din po ni Prophet Ezekiel sa kanyang pangitain, or should I say narinig ni Ezekiel sa kanyang pangitain. Dito po natin naman mababasa sa Ezekiel 1:24 Tagalog ang Biblia. At nang sila'y magsiyaon, aking narinig ang pagaspas ng kanilang mga pakpak na parang hugong ng maraming tubig, parang tinig ng makapangyarihan sa lahat, na hugong ng kagulo na gaya ng kaingay ng isang hukbo pagka sila'y nagsisitayo, kanilang ibinababa ang kanilang mga pakpak. Let me repeat and let me emphasize, aking narinig ang pagaspas ng kanilang mga pakpak na parang hugong ng maraming tubig, parang tinig ng makapangyarihan sa lahat. So again, inahahalin tulad ang hugong, mga kapatid, na tinig ng mga, sabihin natin, pagaspas ng mga pakpak ng mga anghel sa tinig ng ating Panginoon na parang hugong ng maraming tubig. And also here, brethren in Christ, in Ezekiel 43:2 Tagalog ang Biblia, at narito ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay nanggagaling sa dakong silanganan, at ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at ang lupa ay nagniningning sa kanyang kaluwalhatian. Let me emphasize, at ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. Mga kapatid, that's how they describe the voice of the Lord. Ganun po nila inilalarawan ni Prophet Ezekiel, ni Prophet Daniel, and even ni Apostle John, brethren in Christ. Ang tinig ng Panginoon ay gaya ng lagasgas ng maraming tubig at lagaslas ng maraming tao, brethren in Christ. I hope that I answered the question. Ano ang inilalarawan ng tinig na gaya ng lagasgas ng tubig sa Apokalipsis? Our answer is, ang imahe ng tinig na gaya ng lagasgas ng tubig sa Revelation 1:15 ay lumalarawan ng kanyang nakagigilalas na kapangyarihan at nakamamanghang kamahalan sa kalangitan. Yes, you heard it right. Ang imahe ng tinig na gaya ng lagaslas ng tubig sa Revelation 1:15 ay lumalarawan ng kanyang nakagigilalas na kapangyarihan at nakamamanghang kamahalan sa kalangitan. Brethren in Christ, isang tanong, isang sagot. If ever na tayo po ay may clarifying question, follow-up question, or other question, don't hesitate to comment your question para sa mga susunod po nating pagtatalakay ay bibigyan po natin ang kasagutan anuman ang inyong magiging katanungan hinggil sa banal na kasulatan. Muli, mga kapatid, may God bless us all upon growing in the knowledge of His Word. Salamat sa inyong oras, salamat sa inyong pakikinig, at salamat sa inyong panunood. God bless us all.